Hello guys, welcome na naman sa ating channel. Meron tayong ayusin ngayon, isang DVD player. Pinsonic ang brand nito. So ayan ang issue nito guys, ayaw na daw mag-open yung eject nya ito sa lalagyan ng CD. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga video na i-upload ko. So let's get started! So ito na yung ayusin natin ngayon guys. Isang Pinsonic DVD player. Pinaayos sa atin. Well, ayaw na daw ito bumukas. Yung lalagyan ng CD. Parang hindi naman to parang bago pa to guys. Siguro nasa mga 9 na buwan pa to. So ayan yung issue nga nito, ayan ang lumabas yung lalagyan ng CD. So ayan, tanggalin muna natin to para makita natin sa loob kung anong nangyari. Baka may daga na humawak para hindi makalabas yung lalagyan ng CD nito. Baka makakuha pa tayo ng pusa nito para lumabas yung daga sa loob. So yan nga, yung channel ko ay ibibigay ng mga tips sa paggawa ng mga iba't ibang klaseng appliances sa bahay natin. At ang mga video ko ay para lang po sa mga paguhan na mga manggagawa pang newbie lang. Hindi po ito para sa mga expert. Para lang po ito sa mga baguhan. So ayan, makita na natin, wala naman daga, malinis na malinis sa loob. Tanggalin muna natin to. May nagatakip dito sa CD. So yan, ito na yung motor. So ayan, at yung lens. Try natin kung gagana ba yung motor at the same time yung lens. So ayan, kung makikita nyo, ayan, ikot yung motor at saka umilaw yung lens. So okay naman siguro yan, walang problema. Yun nga lang, pag in-eject natin, so yan ang makikita nyo, walang response. Hindi man lang kumibo o hindi man lang gumalaw yung lalagyan ng CD. So tanggalin muna natin to guys para may labas natin at nang malinawan tayo. Dandahan lang sa mga hindi pa marunong tumanggal ng mga ganito, magtanggal ng ganito. Kasi may mga nakakabit ng mga ribbon, mga wire dito sa gilid. So yung unahin natin sa pag-check dito is yung motor na motor dito sa ejection ng CD. So kukuha tayo ng analog multi-tester o kahit anong tester na pwede natin i-test sa motor kung okay ba ito. Set lang natin sa times 1 or times 10. Check natin kung buo pa ba itong motor, dinamo nito. So okay naman, okay yung dinamo sa kabila.
okay na okay rin. Buo pa ito. So buo yung tatlong motor. So ayan. Buo yung mga motor, guys. So next, tanggalin natin tong CD holder. So ayan. So pagtanggal nito, dahan-dahan lang. Dahil pwedeng may masira tayo dito pag pinigla natin sa paghila. Kailangan lang may hilain tayo dito sa gilid. So ayan, tinitry kong mag i-check, wala pa rin, walang response yung ano natin. So ayan, natanggal ko na. So wala tayong ibang suspect nito kundi itong belt ng motor. So ayan, meron akong belt ito. Ito yung papalit ko. Ito yung papalit ko dito para maging buo na ito at maging maayos na itong clear na ito. So ayan, lagay muna natin to. So, kasi okay na yung nilagay natin. Sa paglagay nito, dandahan lang. May sliding switch dito. So ayan, nandun sa kaliwa. Pag nilagay mo itong CD holder, ilagay mo to, ilagay mo to patungo dito sa kanan. So ayan, bumaba yung motor at saka yung lens. Saka mo siya ipasok para hindi matamaan yung motor or yung lens. So ayan, pasok na natin. So ayan, try natin mag-on. So ayan, kung makikita nyo, nag-close open na yung CD holder. Nung pinalitan natin ng belt, so okay yung ginawa natin. Belt lang yung katapat sa mga ganitong problema. Kung hindi naman belt, yung motor, yung dynamo, yun yung mga posibleng sira o issue sa mga ganitong problema ng mga DVD player na ayaw lumabas yung CD holder nila. So ayan, okay na talaga itong ginawa natin kahit pinaulit-ulit natin sa pag-eject. So balik ko muna ito. So ayan, may apat na bolt na maliit ito sa tagdadalawa sa gilid. Balik lang natin. So ayan, pagkatapos natin may balik yan, try naman natin ulit kung okay pa ba. So ayan, talagang okay na siya. Sakit pa yung kulang nito, guys. Okay na itong gawa natin. Takpan muna natin to para try na naman natin ulit. Final drive. So ayan, on, power on, load. So no disk yan. Ayan, tapos open, close, open, close. So ganun lang kadali, guys. Hanggang dito na lang yung video natin. Sana may natutunan kayo sa ating video tutorial na ito. Maraming salamat sa panonood.